na hukay ng mga kasundaluhan ng 66IB kasama mga personahe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya ang 14 na individual na natabunan sa pagguho ng lupa sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan sa Mati City, Davao Oriental. Si Aguila Trooper Mark Lim sa detalye. Nagsagawa ng search and retrieval operations ang kasundaluhan ng 66th Infantry Kabalikat Battalion kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at ang lokal na pamahalaan ng Davao Oriental sa Purok Sangay, Barangay Don Salvador Lopez, Mati City matapos magka-landslide sa lugar na kumitil sa buhay ng 4 na individual a 28 ng Desembre 2022. Umabot sa 86 na mga rescuers ang nagtulungan para makuha ang mga 14 ng mga nawawalang biktima. Unang na-recover ang 14 ng barangay chairman ng lugar na si Cristy Tuto Kasaligan, 62 taong gulang. At matapos ang puspusang paghuhukay noong December 31, 2022, na-recover ang katawan ng isang lalaki na kinilalang si Roberto Ampo, 52 taong gulang. Enero 4 naman na-recover ang katawan ng isang 15 taong gulang na lalaki na si John Jel Kasaligan at isang 14 na taong gulang na kinilalang si Jethro Kilat, parehas na residente ng nasabing lugar. Samantala, nagsagawa naman ang 25th Infantry Fireball Battalion ng road clearing operations sa Sitio Dipo, Barangay Upper Ulip, Puncayo, Davao de Oro matapos gumuho ang parte ng lupa na nagdulot ng pagkaparilisan ng daloy ng sasakyan sa lugar. Ang mga insidente ng pagguho ng lupa ay hatid ng sama ng panahon na dulot ng low pressure area na nagdala ng malakas na ulan sa Eastern Mindanao kasama na ang Davao Region. Kumpiyansa naman ang 1090 na laging handa ang mga Aguila Troopers na tumugon at rumisponde sa anumang humanitarian and disaster response efforts sa buong nasasakupan nito, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno sa ngalan ng paglilingkod sa bayan. Mark Lim para sa Aguila News Network.